Wala namang perpektong tao, as well as sa relasyon. Lahat halos ng tao nowadays ay nakaranas na ng breakup o naranasan ng maging mag-isa kahit may partner sila. Kaya naman napakaraming tao na ngayon na mas pinipili na lang nalang maging mag-isa habang sinasala yung mga taong gusto nila pumasok sa buhay nila. At isa na dito, ang mga single mom. Sobrang hirap maiwan ang taong mahal mo tapos kailangan mong tumayo ka agad para sa mga taong umaasa sa'yo. Hirap naman kasing itago yung sakit at magpakatatag kahit durog ka na sa loob mo. At lahat ng yun ay kailangan mong itago sa sarili mo para sa mga taong nakadepende sa'yo. Kaya kung isa ka sa mga taong nagkakagusto o may partner na single mom, heads up tong video na to para sa'yo. Dahil 100% matutulungan ka ng video na to kung paano mo dapat minamahal ang isang single mom. What's up? Kumusta? Welcome back to my channel. Andito na naman ang iyong lingkod, Gary O. Kung bago ka pa lang sa channel ko, like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So without further ado, simulan na natin ang topic natin ngayon. Let's go! Limang tips kung paano dapat minamahal ang single mom. Number 1. Accept her imperfections. Ang single mom ay katulad mo din na nagkakamali. At alam ko at sigurado ako na natuto na siya sa pagkakamali niya. At hindi ko naman sinasabi na hindi na siya pwede magkamali ulit dahil magkakamali ulit siya. Pero that time, mas wiser na siya. Mas matalino na siya sa pagdidesisyon, lalong-lalo na pagdating sa relasyon. Kaya kung tatanungin mo ang isang single mom kung sino mas pipiliin niya, ikaw ba o yung mga taong umaasa sa kanya, mas pipiliin niya yung mga taong umaasa sa kanya dahil nakilala mo siya na mag-isa niyang tinataguyod ang buhay at pamilya niya. Kaya hindi mo siya masisisi na mas pipiliin niya, mas matimbang para sa kanya yung pamilyang binubuhay niya. What you need to do is accept her as she is at tanggapin mo ang imperfection niya dahil meron at meron siyang ekstrang taong kasama. At you need to accept that too dahil for sure, mas gugustuhin niya nalang maging mag-isa ulit kaysa mamili sa inyong dalawa. Kaya naman kapatid, kung gusto mong magustuhan ng single mom, let her know na handa mong tanggapin ang past niya at ang imperfections niya. Dahil for sure, yun yung bagay na hinahanap niya sa taong gusto niyang pumasok sa buhay niya. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang tip kung paano dapat mahalin ng isang single mom is by being there for her. Kapag sinabing be there for her, ibig sabihin nun, be really there for her. Sigurado ako na marami siyang pain sa puso niya na pinilit niyang itago sa ilalim ng puso niya para lang magmukhang matatag o maging matatag sa mata ng mga taong nakadepende sa kanya. At dahil dumating ka sa buhay niya, let her feel na hindi na siya mag-isa, na hindi ka na niya kailangan pang bit-bitin katulad ng mga taong nakadepende sa kanya. Kung gusto mong pumasok sa buhay niya, be there for her. Iparamdam mo sa kanya na talagang nandyan ka para mahalin siya, halagaan, protektahan, at suportahan siya sa lahat ng plano niya sa buhay. The moment na hinayaan kanya makapasok sa buhay niya, ibig sabihin doon nakitaan kanya ng potensyal na ikaw yung tao magpapakita at magpaparamdam sa kanya ng importance niya dito sa mundo. At para sa kanya, kaya ka dumating dito sa buhay niya ay para hindi niya mapil na mag-isa na lang ulit siya sa lahat ng bagay. Kaya naman kapatid, kung gusto mo makapasok sa buhay ng isang single mom, make sure na handa kang mag-commit na palagi ka dapat nandyan sa tabi niya. Okay, proceed tayo sa ikatlo. Ikatlong tip kung paano dapat mahalin ng isang single mom ay sa pamamagitan ng pagiging totoo sa kanya. Isa sa pinakaayaw ng single mom ay yung kasinungalingan, pagsisinungaling, o yung pagtatago mo ng nararamdaman. Kasi for sure, na-trauma na sila sa mga taong pumasok sa buhay nila at niloko sila. At ngayon na meron ng mga taong nakadepende sa kanya, hinding-hindi niya nahahayaang maulit yun ulit. Hindi niya nahahayaang maramdamang ulit na masaktan dahil hindi niya i-release ang buhay ng mga taong umaasa sa kanya over someone na hindi kayang maging totoo sa kanya. Kaya kung gusto mong pumasok sa buhay ng isang single mom,
be a man na magiging totoo sa kanya. At for sure, kapag hinayaan kanya pumasok sa buhay niya, mas magiging magaan at maayos ang inyong relasyon. Okay, proceed tayo sa ikaapat. Ikaapat na tip kung paano dapat minamahal ang isang single mom ay sa pamamagitan ng pagiging open mo sa conversation. Sabi ko nga kanina, ayaw ng mga single mom na nagtatago sa kanila ng nararamdaman yung partner nila o soon-to-be partner nila. Kaya naman, mapamabuti man yan o kabaliktaran, mas mainam na i-open mong lahat ng yan sa kanya. Kapag kasi mas naging open ka sa kanya sa maraming bagay, mas mapapadali ang pagbibigay niya ng tiwala sa'yo. Bukod pa doon, mas magiging magaan ang relasyon nyo at mas malalim ang pagtitinginan nyo sa isa't isa. Dahil once na mas maging open ka sa kanya, mas maiintindihan mo at malalaman mo kung sino at ano siya. At magkakaroon ka ng heads up kung paano mo dapat mahalin ang isang single mom. Okay, proceed tayo sa ikalima. Ikalimang tip kung paano dapat mahalin ang single mom ay sa pamamagitan ng pagmamahal din sa plus niya. Kung tinanggap mo kung sino at ano siya, tinanggap mo ang imperfections niya, dapat matutunan mong mahalin din ito. Kapag kasi nagmahal tayo ng single mom, dapat mahalin din natin yung mga taong nakadepende sa kanya, tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Hindi mo lang kasi napaparamdam sa kanya na may tao na siyang maaasahan at makakasama sa buhay, may papakita mo rin sa kanya na handa kang mag-take ng responsibility sa mga taong nakadepende din sa kanya. Wala nang mas gagaan pa sa pakiramdam ng isang tao na nararamdaman niya na may taong maaasahan siya at magmamahal sa kanya ng buong buo. Sobrang hirap na rin kasi maghanap ng taong reliable ngayon at mamahalin siya at mga taong nakadepende sa kanya ng buo. Kaya naman kung isa ka sa mga taong willing ibigay sa kanya yung pagmamahal na kailangan niya ng buo at pagmamahal na kailangan ng mga taong nakadepende sa kanya, mas magiging magaan para sa kanya ang buhay. Kaya naman kung gusto mo makapasok sa buhay ng isang single mom, dapat matutunan mo ring mahalin yung mga taong nakadepende sa kanya. Hindi lahat ng tao naiintindihan ang sitwasyon ng isang single mom. Kaya naman sobrang hirap para sa kanila magtiwala at maniwala ulit sa mga bagong taong papasok sa buhay nila. Kaya naman kung gusto mong magmahal ng isang single mom, kailangan mong mahalin kung sino siya. Accept her imperfections. Be really there for her. Maging mas totoo sa kanya. Maging taong open sa conversation at hindi lang tanggapin ang plus niya, kundi mahalin ito tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Sobrang hirap nang makahanap ng taong makakagawa nito sa kanya. Kaya kung handa kang gawin ito sa kanya, handa kang iparamdam ito sa kanya, makakasigurado ka na makakapasok ka sa buhay niya at tatanggapin ka niya ng buong buo. Mamahalin ka niya ng totoo. At lahat na hahanapin mo sa isang babae ay makikita mo na sa kanya. Kaya kung magmamahal ka ng isang single mom, make sure na mamahalin mo siya ng buo at walang panghusga. Dahil garantisado, mamahalin ka rin niya ng higit pa sa pagmamahal mo sa kanya. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Miss Lisette Timon, kay Miss Emily Batalier, shoutout po sa inyo ma'am. Shoutout din kay Miss Melanie Sabido, kay Sir Rax Bien, shoutout po sa inyo. At kay Miss Marjolin Adorias na watching from Cavite, shoutout po sa inyo ma'am. Stay safe. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakasubaybay sa bawat video na ina-upload ko, maraming salamat po sa palagian yung pagsuporta. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like, malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare nyo na rin po sa mga loved ones nyo na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila, nakatulong din po ako sa kanila. And guys, kung may mga gusto kayong gawin nating topic, gawin nating content, o kung may mga ideas kayo na gusto nyong i-share, i-comment nyo yan sa down section below. Dahil malay nyo, yung mga ideas na gusto nyong i-share ay makakatulong pala sa maraming tao. Kaya naman, huwag kang mahiyang i-comment yung ideas na naiisip mo sa comment section ng video na to. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Peace.